Yun. So what's up mga busama manager natin dyan. So for today's for today's hapon. Hapon na mga busama. So ngayon lang tayo nagka-free time para i-unbox tong Future Eyes E10. To mga boss, worth 3,400 pesos. So wireless charging to mga busama. So wala nang wire dito. Once na nilagay nyo siguro ang cellphone, magcha-charge na to. So hindi ko pa nasubukan, unbox tayo mga boss. So sabay-sabay nating alamin. So syempre, papabasa ko muna sa inyo. Meron tong 1-year warranty mga boss. IP67 waterproof. Alam nyo naman, pag IP67, quality sa waterproofing yan mga boss amo. Compatible to all models. Long lifespan, moisture proof, anti-tip screw or right. Ayan mga boss. So ayan, so ayan lang naman nandyan sa labas niya, and then yung price, alright. Tataka lang ako dito bakit may super bright, no? Sis, ano naman to eh, phone holder, alright. So huwag na natin isipin yung super bright. Ayan, so kalatin na natin. Ayan, alright. Yun. Alright, so ayan mga boss. So palasinan, charan-charan. Alright, yan. Tugin natin dyan. Then ayan mga boss, buksan na natin to. Yun, napakaangas oh. Medyo may kabigatan sya. Talagang halatang-halatang yung quality pala sa bigat, panalo na to eh. So, syempre, hindi naman ako magdadalawang isip dito dahil meron siyang 1-year warranty mga boss. Alright, so ayun mga boss. So, ito yung kanyang pinaka holder. The same time, nandito na rin kanyang charger. So, ilalapag nyo lang dito mga boss, yun, ang wireless charging. So, pagkalagay nyo ng cellphone dito, automatic. Apahawag ako ng cellphone mo po. Pag nilagay nyo dito sa cellphone nyo, automatic mag-charge na yan. Then, ito yung kanyang wiring. Itatap nyo lang to sa negative positive. And then, pagkalagay nyo ng cellphone, ganito lang, you know. Tapos, pagka tatanggalin nyo, bitaw. So, hanap lang ako ng cellphone. Wait lang. Thanks, sir. For example, itong cellphone na to. Tanggalin lang natin yung cover dahil meron tong. So, syempre, pagkalagay na siguro to, gaganito nyo lang, you know. Then, press pababa. Press pababa. Yan. Automatic lock na agad siya. So, once na nakaganyan yan mga busamo, mag-charge na yan. Then yung grip niya, try natin yung grip. Talagang matibay talaga siya mga buso. Yan o. Then, dito tayo hahawak mga bus. Tingnan natin malalaglag ba talaga yung phone. Hindi mga bus. Talagang matibay yung kanyang grip. Ano ba? Matibay o. Talagang kahit ganun yung kunang kamay o. Mayo talaga ang quality sa kanyang grip mga boss amo. Then pagka tatanggalin nyo yung phone nyo mga boss, ganito lang din, baba lang din siguro yan, tapos ganun yan. Alright na, so yan mga boss, imamonta lang natin sa motor to mga boss. Syempre bago natin ibenta yung isang product, susubukan ko muna sa akin. Alright, ayan mga boss. Then nandito rin kanyang mga bolts, mga bracket, stainless bolt, yan o. So clamp type siya. So hanapan ko ng paraan paano ko ikakabit kay Weng Weng. Alright mga boss, so yan, kakabitan muna tayo. Let's go. Yan mga boss, so dito naman po tayo mga boss. So bago ko ikabit sa motor, pakita ko lang po sa inyo pag nabuo na siya. So ayan mga boss, so hindi lang itong pakahipit mga boss, ganito siya. So 360 na rin siya mga boss. Pwedeng pag ganito, pwedeng pakabila. Ayan o. So maikot-ikot na niya lang mga boss, depende sa pagkaklampan nyo. Alright, so maganda siya. Okay, so 360 yung ano niya, lagayan niya. Pwede rin siyang pag ganito eh. Pwede nyo rin gawing pa horizontal, then pwede rin gawing pa vertical. Ganda siya. Sa mga may lagayan ng clamp dyan, so madali na lang ito sa inyo. Alright, ako gagawang ka pa sa paraan sa motor ko. Alright, mga boss, so tara, let's go.